Hello guys and welcome po dito sa ating part 2 ng image background removal. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng fiber gig dito sa trabaho na to. At bago tayo mag-start, gagawa pa pala ako ng part 3 dahil dito sa scenario na to. So what if yung client natin ay bigyan tayo ng mga images na kagaya nito, nasa screen natin. So paano natin makakrap yung buhok niya? Kagaya niyan dahil sobrang detalye ng buhok. So, ayun yung ituturo ko sa inyo naman sa part 3. So, mabilis na video lang yan. Yan, so kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. Okay, so dito sa Fiverr, ang gagawin nyo lang ay pupunta kayo sa profile nyo. Click natin tong icon natin and click natin yung profile. Tapos, dito sa gilid, create a new gig. Yan, click natin yan. Tapos, dito yung title natin. I will remove your photo image background. Yan yung pinaka title natin ng gig. So ano yung category niya? Dito tayo sa graphics and design. Tapos sa subcategory niya, dito naman tayo sa Photoshop editing. Yan, dito tayo sa subcategory na Photoshop editing. So dito naman sa metadata, background removal. Yan. So sa search tag, pwede natin ilagay dito yung photo resizing. Enter, tapos yung lagay din natin dito yung photo retouching. So, lalagay natin dito yung background removal. Yan. Then, etong tags, so, nag-work to para dun sa mga search na ginagawa ng mga client. For example, may nag-search ng photo resizing, malaki yung chance na sa tag na ginawa natin ay masesearch din yung gig natin. Tapos save and continue. So dito naman tayo sa pricing. Dito sa pricing, pwede natin ilagay dito sa first na package natin. Ilalagay natin dito ay 20 or sabihin na natin 10 image. Yan. Tapos, dito naman sa standard natin ay 20, sabihin natin 30 image. Dito naman sa premium natin ay 100 image. Yan. So, dito, I will remove 10 image background. Yan. Tapos, copy lang natin. Paste natin dito sa kamila. Dito ay lalagay natin 30. Tapos, dito naman sa kabila ay lalagay lang natin dito ay 100. Yan. Tapos, delivery time, pwede one day. One day lang dahil madali lang yung trabaho na to. Pero dito sa 100 images, ano yung sa tingin nyo yung kaya nyo. Pero para sa akin, kung wala naman tayong ginagawa, one day lang yan. Sa revisions naman, lagay natin dito ay unlimited. Yan, unlimited lang siya. Lahat siya unlimited. Tapos sa image, lagay natin to sa max 10. Yan, 10 natin lahat yung max. Dahil ang basic natin is 10 images. So lahat yan imamax na natin. Tapos source file. Yan, so kahit anong file pwede natin i-save yung mga photo nila. High resolution, check natin lahat. Commercial use, yan, check natin lahat dahil original yung gagawin natin. Sa pricing naman dito, sa 10 image, $5. Sa 30 naman, sabihin na natin na 15. At sa 100, pwede natin presyohan ng $30. So, ganyan lang yung pricing. So, sa $30, siyempre, ang titingnan natin dito, hindi yung trabaho, yung kikitain din natin. Siyempre, $30 yan. Yan. Tapos, basic, ano yung mga extra fast delivery natin. For example, dito sa premium natin, 2 days siya. Pero kung talagang urgent yung trabaho, pwede naman natin lagay dito sa premium, 1 day delivery, mag-a-add lang sila ng $5. So, yan yung extra fast delivery. Tapos dito sa price natin, mag-add tayo dito ng 5. Select 1 day, add lang tayo ng 5. Select 1 day, yan yung mga additional image natin. Yan, tapos save and continue. Yan, sa description, ano yung
i-describe nyo yung gig nyo kung ano yung expect nila na trabaho nyo. So, pwede tayong pumunta rito sa Fiverr, pwede tayong mangopya, kagaya ng mga nandito. So, search lang natin yung background removal, makikita na natin yung ibang gig. So, magkiklik tayo ng isa rito, pwede tayong kumopya or kumuha ng idea dun sa mga post nila. Yan. So, ang gagawin ko, try natin i-copy to. Yan. Or, ayan. Copy natin siya. Tapos, dito sa description natin, paste natin siya dito. Tapos, delete natin to. Also, I am happy to offer you my a technical knowledge and expertise of an artist to give you a photos and a better life. I am a professional Photoshop and editor, so I will deliver your quality work. Tapos dito naman sa mga provide services, ano yung mga hindi natin alam dito. Sabihin natin, tanggalin natin tong retouching lang. Itong fashion correction, tanggalin natin. Resizing, madali lang yan. Yung sa pag magre-restore ng mga old picture, di natin alam yan. Face swap, yan. Dahil beginner lang, syempre beginner lang tayo. Sa whitening teeth. So, ito madali lang to pero alisin na natin. Body shaping, yan. Dahil background remove lang ang alam natin. Adjust ng posture. Filters and effects, hindi natin alam yan. So, ilalagay lang natin dito yung mga kaya natin gawin. Siyempre, huwag tayong maglalagay dito ng mga hindi natin alam. Yan, kagaya ng adjusting color. So, dun lang tayo sa background remove, resizing, at saka yung mga retouching. Remove adding people, yan. Madali lang naman to. Kasi nakakapag-crop naman tayo ng mga person dun sa Photoshop. So, lagay natin dito yung background removal. So, why me? Yan. Aalisin ko na lang tong customer satisfaction. So, meron tayong Photoshop expert, on-time delivery, very friendly and communicate, money back guarantee if you will not satisfied. Yan. Okay na yan. Then, thank you. So, ganun lang kasimple. Copy ka lang. So, i-edit mo lang. So, meron ka ng description dun sa gig mo. So, sa frequently asked question, kung meron kayong gustong itanong dun sa or mga question ng mga client sa inyo, yan, pwede kayong mag-add dito. Yan, so, save and continue na natin siya. Yan, so, dito naman sa requirements, mag-add tayo dito. Nang magtatanong naman tayo dito sa buyer. For example, do you need it urgent? Yan, tapos pretext. Add. So, ganun lang kasimple. Tapos save and continue. Ang makagandahan lang dito sa Fiverr, hindi na tayo maghahanap ng or maghahanap ng client. So, magpo-post lang tayo dito tapos maghihintay tayo ng may bibili ng gig natin. Ayun yung kagandahan dito. So, dito maglalagay tayo ng gallery photo natin. Siyempre, parang meron kayong thumbnail. So, kung nakikita niya rito yung mga thumbnail nila, gagawa rin tayo ng mga ganyan. Siyempre, kung marunong na kayong mag-Photoshop, pwede na kayong gumawa nito. So, ako meron akong ginawa. Dito sa primary photo ko. Yan. Itong picture na to ang ilalagay ko. So, mali pa siya. $5 for 30 images. So, pa-sample lang to. Okay lang yan. Tapos, gumawa ako dito ng mga picture. Yan na. Ni-remove ko yung background. Tapos, sinave ko lang para mailagay ko lang na sample. Kagaya netong isa. Yan. Sa pangatlo naman ay ito. Yan, ganyan ang kasimple yan. Tapos, kung meron kayong mga video kung paano nyo ginagawa, pwede kayong maglagay dito. Or kung meron kayong mga PDF o mga file na pwede nilang i-check kung paano yung mga process, pwede nyo rin siyang i-upload dito para ma-check ni client yung mga trabaho nyo. Tapos, save and continue. Check muna natin tong box na to. Yan, publish your gig. Yan, so ngayon, check natin yung gig natin. Click natin tong gigs. Yan, so nandito na yung gig natin. Naka-publish na siya.
Yan. Gig status active. So, ganyan lang. Ganyan lang kasimple gumawa. Ang kagandahan lang sa Fiverr, no? Maghihintay lang. Pwede kayong gumawa ng maraming gig. Pwede kayong gumawa ng gig na gusto nyo. Anong may i-offer nyo dito sa Fiverr? No, hindi na kayo maghihintay ng client. Maghihintay na lang kayo bumili. May bumili dun sa mga gig na ginawa nyo. Ang isa pang magkagandahan dito, pwede kayong gumawa ng mga basic. No, kagaya ng mga itinuturo ko sa channel na to, kagaya ng product research, pwede nyong i-offer dito sa Fiverr. Kagaya ng mga typing job, pwede kayong gumawa rito. Ang gagawin nyo lang ay gagandahan nyo yung mga sample picture nyo. Parang yung mga thumbnail nyo, no? Parang yung mga eye-catching na thumbnail para makita ng mga bibili or ng mga buyer ng mga gig. Sa sample pa lang, masasatisfy na sila. So yun yung key para yung sa pagbili ng mga buyer sa atin. So, yun yung tip ko sa inyo. So, sa part 3 natin, yan, ituturo ko sa inyo to. Kasi dito sa image na to, yung masyadong ma-detail yung mga buhok, paano natin matatanggal yung background, yung white na yan. Syempre, pag gumamit tayo ng mga magic wand, sobrang tagal nun. So, meron tayong tricks na gagawin. So, panoorin natin yung part 3. Ilalagay ko yung link sa description. So, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, yun lang po at maraming salamat.